Tata Selo ni Rogelio R. Sikat. Ang panitikan ay salamin ng buhay. Ito'y isang representasyon ng mga karanasan sa buhay ng tao sa tulong ng mga salita. Sa kwentong ito, alamin kung anong mga pangyayari sa mga tao sa lipunan ang malinaw na pinapaksa ng may akda. Matagumpay ba itong nailahad ng may akda? Anong paraan ang ginamit niya? Maliit lamang sa simula ang kalumpuan ng taong nasa bakuran ng munisipyo. Ngunit nang tumaas ang araw at kumalat na ang balitang tinaga at napatay si Kabesang Tano, ay napuno na ang bakuran ng bahay pamahalaan. Nagigit-gitan ang mga tao, nagsisiksikan, nagtutulakan, bawat isa'y naghahangan makalapit sa istakit. Totoo ba, Tata Selo? Binauwi niya ang aking saka kaya tinaga ko siya. Nasa loob ng istakit si Tata Selo. Mahigpit na nakahawak sa rehas. May nakaalsang putok sa noo. Nakasungaw ang luha sa malabo at tila lagi ng may inaaninaw na mata. Kupas ang gris niyang suot. May mga tagpinang siko at paypay. Ang kutad niyang yari sa matibay na supot ng asin ay may bahid ng natuyong putik. Nasa harap niya at nakausap ang isang magbubukid ang kanyang kahangga na isa sa nakalusot sa mga pulis na sumasawata sa nagkakagulong tao. Hindi ko humapaniwalaan, Tata Selo. Talagang hindi ko humapaniwalaan. Hinaplos-haplos ni Tata Selo ang gadaliri at natuyuan na ng dugong putok sa noo. Sa kanyang harapan, di kalayuan sa iskatet, ipinagtitilakan ng mga pulis ang mga taong ibig makakita sa kanya. Mainit ang sikat ng araw na tumatama sa mga ito. Walang humihihip na hangin at sa kanilang ulunan ay nakalutang ang nagsisilasad na alikabok. Bakit niya babawiin ang saka? Tinaya ko na ba siya sa partihan? Tinuso ko na ba siya? Siya ang may-ari ng lupa at kasama lang niya ako. Hindi ba't kaya't maraming nagagalit sa akin ay dahil sa ayaw kong magpamigay ng kahit isang pinangko kung anihan? Hindi pa rin umalis sa harap ng istakid si Tata Selo. Nakahawak pa rin siya sa rehas. Nakatingin siya sa labas ngunit wala siyang sino mang tinitignan. Hindi mo na sana tinaga ang kabesa. Anang binatang anak ng pinakamayamang propietaryo sa San Roque na tila isang magilas na pinunong bayan na kalalahat sa pagitan ng maraming tao sa istakid. Mataas ito, maputi, nakasalaming may kulay at nakapamaywang habang naninigarilyo. Binabawi po niya ang aking saka. Sumbong ni Tata Selo. Saan pa po ako pupunta kung wala na akong saka? Kumumpas ang binatang mayaman. Hindi katwiran iyan para tagain mo ang kabesa. Ari niya ang lupang sinasaka mo. Kung gusto ka niyang paalisin, mapapaalis ka niya anumang oras. Halos lumabas ang mukha ni Tata Selo sa rehas. Ako po'y hindi ninyo nauunawaan. Nakatingala at nagpipilit ngumiting wika niya sa binatang nagtapon ng sigarilyo at mariing tinapakan pagkatapos. Alam po ba ninyong dating amin ang lupang iyon na isang lalamang po na magkasakit ang aking asawa na embargo lamang po ng kabesa? Pangarap ko pong bawiin ang lupang iyon kaya nga po hindi ako nagbibigay ng kahit isang pinangko kung anihan. Kung hindi ko na naman po mababawi, magsasaka lamang po. Nakikiusap po ako sa kabesa kanina. Kung maaari po sana, huwag naman ninyo akong paalisin. Kaya ko pa pong magsaka, besa. Totoo pong ako'y matanda na, ngunit ako pa na may malakas pa. Tinungkod po niya ako ng tinungkod. Tingnan po ninyong putok sa aking noo. Tingnan po ninyo. Dumukot ng sigarilyo ang binata. Nagsindi ito at pagkaraay tinalikuran si Tata Selo at lumapit sa isang pulis.
Paano po ba ang nangyari, Tata Selo? Sa pagkakahawak sa rehas, napabaling si Tata Selo. Nakita niya ang isang batang magbubukid na nakalapit sa istaked. Nangiti si Tata Selo. Narito ang isang magbubukid, anak ng magbubukid na naniniwala sa kanya. Nakataas ang malapad na sombrerong balanggot ng bata. Nangungulintab ito. Ang mga bisig at binti ay may halas. May sukbit itong lilik. Pinuntahan niya ako sa aking saka, amang. Paliwanag ni Tata Selo. Doon ba sa may sangka, pinalis ako sa aking saka. Ang wika'y iba na raw ang magsasaka. Nang nakiusap ako'y tinungkod ako amang. Nakikiusap ako sapagkat kung mawawalan ako ng saka, ay saan pa ako pupunta? Wala na nga kayong mapupuntahan, Tata Selo. Gumapang ang luha sa pisngi ni Tata Selo. Tahimik na nakatingin sa kanya ang bata. Patay po ba? Namuti ang mga kamao ni Tata Selo sa pagkakahawak sa rehas. Napadukmo siya sa kanyang balikat. Paano po niyan si Saling? Muling tanong ng bata. Tinutukoy nito ang maglalabing pitong anak ni Tata Selo na ulila na sa ina. Katulong ito kinakabesang Tano at kamakalawa lamang umuwi kay Tata Selo. Paano po niyan si Saling? Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Tata Selo sa rehas. Hindi pa nakakausap ng alkalde si Tata Selo. Mag-aalas 11 na ng tanghali dumating ito, kasama ang hepe ng pulis. Galing sila sa bahay ng kabesa. Abot-abot ang busina ng jeep na kinasasakyan ng dalawang upang mahawi ang hanggang nooy di pa nag-aalis ang tao. Tumigil ang jeep sa di kalayuan sa istaked. Patay po ba? San po ang taga? Nagigit-gitan at nagsisiksikan ang mga pinagpawisang tao. Itinaas ng may kataba ang alkalde ang dalawang kamay upang payapain ang pagkakaingay. Nanulak ang malaking lalaking hepe. Saan po tinamaan? Sa bibig. Ipinasok ng alkalde ang kanang palad sa bibig. Hinugot iyon at mariing hinagod hanggang sa kanang punog tainga. Lagas ang ngipin. Nagkagulo ang mga tao. Nagsigawan, nagsiksikan, nagitgitan, nagtulakan. Nang hataw ng batuta ang mga pulis, ipinasya ng alkalde na ipalabas ng istaked si Tata Selo at dalhin sa kanyang tanggapan. Dalawang pulis ang kumuha kay Tata Selo sa istaked. Hep, hep, hep! Nabitin ba kayo? Bago ninyo mapanood ang kwentong Tata Selo, narito ang ika-apat na grupo mula sa 3ZFA upang bigyang buhay ang mga susunod na pangyayari sa akda ni Rogelio Arsicat. Ako nga pala si Rakal Abby A. Batonero. Halina't ating panoorin. Niyang Tata Selo? Paano bang nangyari? Binawi po niya aking saka, Presidente. Ayaw ko po umalis doon. Dati po amin yun. Amin po na isang lalaman at embargo. Alam mo na yan. Ako po naman ay Presidente. Ay malakas pa. Kaya ko ba magsaka? Baka tuwilan po bang paalis na ko? Malakas pa po ako, Presidente. Malakas pa. Ano mo ba tinaga ang kabesa? Nasa may sangka po ako nang dumating ang kabesa. Nagtatapal po ako ng pitas at pilapin. Alam ko mong pinapanood ako, kaya naman minabuti ko ang aking paggawa. Para malaman niyang ako pa ay talagang malakas pa. Kaya ko po pumagsaka. Walang ano-ano po tinawag niya po ako. At ako po'y lumapit. Sinabi niya makakaalis na ako sa aking saka sapagkat iba na ang magsasaka. Ngunit tinaga mo na noon. Thank you.
tatanggalin na kita at may ipapalit na akong bago. Bakit naman po, Besa? Dahil matanda ka na at hindi mo na kaya. Kaya ko po po. Hindi nga, Besa. Sabi. Kaya ko po po. Huwag ka naman makulit. Ang kulit mo. Tinatanong ko ng hepe. Umuwi na po si Saling Presidente. Kailan? Kamakalang po na umaga. Di ba nakakatulong siya doon? 3 buwan na po. Bakit siya umuwi? May sakit po siya. Sumapit alas 12, inihudi at iyo na sunod-sunod na pagtugtog ng kampana sa simbahan na katapat lamang ng munisipyo ay umalis sa alkalde upang mananghalian. Naiwan si Tata Celo kasama ang hepe at 2 pulis. Napatay mo pala ang kabesa? Tingnan mo na ang kapo. Sumikat na araw kinabukasan sa bakuran ng munisipyo, nagkalat ang papel na naiwan ng nagdaang araw, hindi pa namamatay ang alikabok. Gayong sa pagdating ng buwang iyo'y dapat nang nag-uulan, kung may umihihip na hangin, may munting ipo-ipo nagkakalat ng mga papel sa itaas. Sa kabisera ka siguro na ikukulong sa iyo. Doon ka siguro ikukulong. Habang buhay ata ang sintensya sa'yo. Patayin niyo na po ang presidente. Napatay ko po ang kabesa. Patayin niyo na lang din po ako. Takot humipo sa maalikabok na rehas ang alkalde. Hindi niya nahipo ang rehas, ngunit pinagkiskis niya ng mga palad at tinignan niya kung may alikabok iyon. May mga tao namang dumarating sa munisipyo, kakaunti lang yun kaysa kahapon, karamihan ay taga-poblasyon. Nagtataka at hindi makapaniwalang nakatingin sila kay Tata Celo na tila isang di pangkaraniwang hayop na itatanghal. Tingnan nyo sila ka, Celo. Kawawa naman. Ang araw katulad kahapon ay mainit na naman. Nang magdadakong alas 2, dumating ang anak ni Tata Celo. Pagkakita sa lugmok na ama, mahigpit itong napahawak sa rehas at malakas na humagulgol. Tatay! Umuwi ka na, Salim. Umuwi ka na. Hayaan mo na ako dito. Nalaman ng alkalde na dumating si Saling at ito'y ipinatawag sa kanyang tanggapan. Di nagtagal at si Tata Celo naman ay pinakaon. Ano ba rin ko tayo dito? Uwi ka na! May sakit ka! Tuluyan ang nalungay-ngay si Tata Celo. Ipinabalik siya ng alkalde si Stakid. Pagkabalik niya sa istakid, pinanood na naman siya ng mga tao. Tagal siyang nakadapa bago niya narinig na may tila gumigising sa kanya. Celo! Tata Celo! Nandun na ma'am si Saling, sa presidente! Umuwi na kayo! Hayaan mo na umuwi si Saling! Mag-iisa-apat na ng hapon, padahilig na ang sikat ng araw, ngunit mainit pa rin iyon. May kapiraso ng lihin sa istakid sa may dingding na steel matting, ngunit si Tata Celo'y wala roon. Nasa init siya, nakakapit sa rehas, sa dakong harapan ng istakid. Nakatingin siya sa labas, sa kanyang malalabo at tila lagi nang nag-aanino na matay tumatama ang mapulang sikat ng araw.
Habang nakakapit sa rehas at nakatingin sa labas, sinasabi niyang lahat ikinuha na sa kanila. Lahat. Ay, ang lahat ikinuha na sa kanila. Lahat ang ginawa na sa akin.